Ang 21 years old na si Kotaro Shimizu ay pangalawang anak ng veteran actress na si Jean Garcia. Malapit si Kotaro sa kanyang ina at sa kanyang kapatid na si Jenica Garcia. At marami ang nag-aabang na pumasok si Kotaro sa showbiz, lalo pa at nangangarap ito na maging isang K-pop star. The Philippine Showbiz List presents, kilalanin si Kotaro Shimizu, ang anak ni Jean Garcia. Si Kotaro Shimizu ay pinanganak noong April 4, 2002. Bata pa lang si Kotaro ay makikita na ang artistahin looks nito na namana niya sa kanyang ina na si Jean at sa nakakatandang kapatid niya na si Jenica Garcia. Base sa kanyang Facebook account, si Kotaro ay nag-aaral ng elementarya sa Xavier School habang sa Ridley International School Philippines naman siya nag-junior at senior high school kung saan naging miyembro siya ng kanilang design committee. Hilig ni Kotaro ang paglalaro ng basketball. Sa katunayan, ay kasali siya sa basketball team ng Ridley International School Philippines at isang proud na silverback. Maliban sa pagiging basketball fan, iniidolo rin ni Kotaro ang sikat na South Korean girl group na Blackpink. Kung babasihan ang caption at sa mga video na ibinabahagi ni Kotaro, ang kanyang ultimate bias sa Blackpink ay ang main rapper and lead vocalist na si Kim Jennie. Maliban sa Blackpink, marami pang K-pop groups ang iniidolo ni Kotaro. Isa na nga rito ay ang South Korean boy group na EXO. Sa kanyang TikTok accounts, marami siyang dance covers na ginawa na ibinabahagi niya sa kanyang mga followers. Fanboy unlock nga noong March 2023 si Kotaro na mag-post siya ng Instagram reel ng dance cover ng kanta ng EXO member na si Kai ng comeback solo single nitong Rover na nilike mismo ni Kai. Siniguro naman ni Kotaro na itag at pasalamatan ng kanyang idolo nang i-re-upload niya ito kasama ang screenshot kung saan makikita na nilike nga ni Kai ang dance video ni Kotaro. Caption pa ni Kotaro rito, "Idolize you so much and seeing that you liked my video made me very happy. Grateful and humbled, thank you very much." Nanilikipan niya ng red heart emoji. Proud na proud si Jean sa kanyang anak at napakomment sa natulang post ni Kotaro ng super kaka-happy and kakakilig, "Thank you EXO Kai for liking my son's dance video." Kotaro with Mom Jean Garcia. Noong 2007 naman, ang ibahagi ni Jean na wala siya natatanggap na financial support mula sa Japanese national na ama ni Kotaro, ngunit kailanman, hindi niya raw ito ipinagkait sa ama nito. One long distance call away lang daw sila at pwede na niyang makontak si Kotaro. Hindi man binanggit noon ni Jean ang pangalan ng ama ni Kotaro, ay tama na raw yung nagmahalan sila at nabigyan siya nito ng isang cute na baby boy at gusto niyang pasalamatan ito dahil dito. Sinabi rin ni Jean na hindi sila nagkatuluyan ng ama ni Kotaro dahil ang gusto nito ay manatili lang sila ni Kotaro sa Japan at pagsilbihan ito na hindi naman silang ayuna ni Jean dahil mas importante sa kanya ay ang kalayaan niya. At noon nga maghiwalay na sila ay hindi na rin siya umasa pa na susuportahan ito si Kotaro financially kaya nagdesisyon siya na magsumikap na palakihin mag-isa si Kotaro kasama ang atin nitong si Jenica. Movie buddy, travel buddy at food buddy. Gustong-gusto na mag-inang Jean at Kotaro ang palaging magkasama. Sa isang interview kay Jean sa Adventure Taste Moments, na itanong ng host ng show na si Wilma Dasent kung mahirap bang palakihin ang anak niya si Kotaro na mag-isa lang. Sinagot naman ito ni Jean na itinuturing niyang sariling buddy niya ang anak at kung ikukumpara nga raw si Kotaro sa atin itong si Jenica ay mas close siya rito. Naniniwala rin si Jean na mas close raw talaga ang mga anak na lalaki sa kanilang ina, samantala ang mga anak na babae naman ay close sa kanilang tatay. Kahit na raw malapit sila ni Kotaro sa isa't isa, ay hindi ito makakatanggi sa anumang request ng amang Japanese ni Kotaro rito. Noong nga raw nagkaroon na ng sariling pamilya si Jenica, ay mas lalo pa daw nag-bond sila ni Kotaro. Sa tuwing nita-travel din daw si Jean, ay parati niyang kasama si Kotaro. Tinanong din si Jean kung may kasintahan o may nililigawan na ba si Kotaro. Natatawang kinikilig naman si Jean na ibinahagi kung sasabihin ba niya ang tungkol rito. Hindi man niya direktang sinagot ang katanungang kung may girlfriend na ba si Kotaro ay sinabi lang ni Jean, hindi siya nagsiselos basta ang importante ay tuwing weekends at kung kailan siya walang trabaho ay dapat magkasama sila ni Kotaro kung saan nagbabanding pa sila gaya ng pagpunta ng malls at panunood ng sine.
Hindi naman pinalampas ni Kotaro na magbigay pugay sa kanyang ina na nagpalaki sa kanya ng mag-isa habang siya ay nagbibinata. Sa kanyang Instagram post noong August 22, 2022, ay nagbahagi si Kotaro ng mga larawan niya kasama ang inang si Jean bilang tribute sa kaarawan nito. Nilagipan niya ito ng caption na, "Happy birthday, Mama. I love you forever," na may black heart emoji. Noong 2020 naman, naging trending sa mga social media sites nang i-flex ni Jean ang binata na si Kotaro. Noong July 16, 2020, nag-post si Jean ng dalawang TikTok videos ni Kotaro sa kanyang Instagram account. Tinapos niya ang post gamit ang hashtag na Proud Mama. Sa unang video, makikita ang husay nito sa pagsasayaw, samantala sa pangalawang video naman ay nakatingin lang siya sa camera at nagbigay ng isang simpleng ngiti at hindi maikakaila ang kanyang taglay na kagwapuhan. Maliban naman sa pagta-travel, pagmamall at panonood ng sine, isa sa mga bonding moments na Jean at Kotaro ay ang pagsasayaw. Dinala nga nilang dalawa sa TikTok at ipinakita ang kanilang iba't ibang adorable dance moves. Isa nga sa mga video na nag-trending ay in-upload noong August 18, 2023 kung saan makikita sa video na tila nasa isang supermarket sila na pasimpleng sumasayaw sa kantang Super Bass ni Nicki Minaj. Simple lang ang outfit dito ni Kotaro na nakasuot lang ng white t-shirt and black baggy pants, pero hindi maidideny ang kanyang mga K-pop vibes na bagay na bagay sa kanyang messy hairstyle. Samantalang si Jean naman ay nakasuot ng red top with blue jeans. Si Kotaro mismo ang nagbahagi ng video sa platform. Mula noon, ang clip ay nakakuha ng napakalaking 8.5 million views. Kotaro with Sister Jenica Garcia. Nasaksihan na ng iba kung gaano kagaling na artista at napagmahal na ina si Jenica Garcia. Ngunit marahil hindi alam ng maraming tao na siya rin ay isang mapagmahal na ate sa kanya na kababatang kapatid na si Kotaro. Bagamat nakikita lang natin ang mga larawan at video niya, nakasama ang kanyang ina sa kanyang Instagram at TikTok account, si Kotaro ay meron ding ilang mga snaps kasama ang kanyang ate Jenica. Mapapansin sa mga larawan na talagang malapit sina Jenica at Kotaro sa isa't isa. Sa kabila ng hindi pagkakaroon ng parehong ama at abalang schedules dahil sa mga proyekto sa showbiz, hindi ito naging hadlang kay Jenica sa paglikha na magagandang alaala kasama si Kotaro mula pa noong bata pa sila at ngayong pareho na silang matanda. Mula sa sabay-sabay kumain at pag-share ng kama noong mga bata sila, nakahanap ng iba pang paraan ang magkapatid upang makapag-bonding pa tulad ng pagpunta sa salon na magkasama at pagdalo sa mga kaarawan ng isa't isa. At kahit na binata na si Kotaro, hindi siya nang hihinayang magpahayag ng pagmamahal sa kanyang ate Jenica. Kasabay nito, ipinakita rin ni Jenica ang kanyang todo-todo na suporta para sa kanyang baby brother sa pamamagitan ng pag-cheer sa kanya sa comment section ng ilan sa kanyang mga post kung saan matamis na sinagot ito ni Kotaro. Netizens swoon over resemblance of Kotaro to BTS member V. Si Jean ay isang proud mom na dinala ang kanyang anak na si Kotaro sa star-studded GMA Thanksgiving Gala. Noong July 31, 2022 ay ipinost niya sa Instagram ang mga larawan ng kanyang date. Pinasalamatan din niya si Kotaro sa pagsama sa kanya ng gabing yon. Mabilis na sinabi ng mga netizens na si Kotaro ay kamukha ni Kim Taeyong o kilala sa kanyang stage name na V na miyembro ng South Korean boy band na BTS. May nagsabi pa na si Kotaro raw ang Kim Taeyong ng Pinas. Marami rin netizens ang pumuri at nagsabing napakagwapo ni Kotaro. At bilang isang K-pop fan, hindi napigilan ni Gina makaramdam ng kilig nang malaman niya na nakuha ni Kotaro ang atensyon ng mga netizens kahit hindi talaga ito celebrity dahil sa mala pop idol na kagwapuhan. Kotaro and pursuing to become a K-pop star. Mapapansin niya sa mga posts sa social media accounts ni Kotaro ang kanyang pagkahumaling sa Hallyu Wave o South Korean culture. Sa isang exclusive interview kay Kotaro, kamakailan lang ay naibahagi niya na nagsimula kanyang pangarap na maging bahagi ng isang K-pop group noong 2022. Sa katunayan, ay nagtitraining na siyang kumanta at nag-aaral na rin ng Korean language, maging ang panonood ng K-pop concerts ay naging bahagi na rin ng kanyang training. Malaki rin daw ang posibilidad na pumunta sa South Korea si Kotaro bago matapos ang taong 2023. Ito ay para tuparin ang pangarap niya na makapag-training pa ng husto sa naturang bansa dahil seryoso talaga siya sa kanyang pangarap na maging isang miyembro ng K-pop group. Naibahagi rin ni Kotaro na noong 2022, matapos siyang dumalo sa GMA Gala, ay nakatanggap siya ng mga offers mula sa GMA 7 at ABS-CBN. Nagkaroon din daw siya ng sarili niyang fans na nagdetect sa kanya at nagsishare na kanyang mga Instagram reels ng iba't ibang dance videos.
Nararamdaman din daw ni Cotaro na susundan niya ang yapak sa pag-arte ng kanyang ina at kapatid na si Jenica Garcia. Ngunit mas matindi ang nais niyang maging isang K-pop star. Hindi naman itinanggi ni Cotaro na may mga pagkakataon na nahirapan siyang kumbinsihin ang inang si Jean na payagan siyang bumiyahe sa South Korea. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Jean sa kanyang guesting sa Fast Talk with Boy Abunda kamakailan lang, anya, ang pangarap mo, ituloy mo lang anak, nandito lang ako. Sinabi rin ni Cotaro na hindi siya sigurado kung gaano siya katagal mananatili sa South Korea na dumidepende lang din siya sa Korean companies na nakontakt niya doon. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!